Ito po ang unang linggo pagkatapos ng eleksyon. Amen. So, ngayon po, pang-tatlong linggo natin po ngayon sa ating series for the month of May. Ang ating pong series ay The Kingdom Service, offering our King the best and genuine act of service. Best and genuine. Yun po ang series natin ngayon. At ang pinaka-main verse natin ay makikita sa Hebrews 12:28-29. Ang sabi po sa Hebrews 12:28-29, therefore, since you are receiving a kingdom that cannot be shaken, let us be thankful and so worship God acceptably with reverence and awe, for our God is a consuming fire. So, yan po ang pinaka-main verse natin. At dito po sa ating series, ito po ay sinumulan nung first day of May. Ito po ay patungkol sa kingdom service in the kingdom of God. Ito po ay dinala sa atin ni Brother Jess, May 1. Sumunod po, ito ay ang second of the series natin ay last May 8. Ito po ay dinala sa atin ni Pastor Abner Suena. Wala po siya ngayon, bukas nandito na. Kingdom service, an act of willingness and obedience. Willingness and obedience. Ngayon po, ang topic na ibinigay sa akin ay kingdom service through gifts, riches, stories, and personalities. Yan po, iisa-isahin po natin yan mamaya. Sa May 23, ito po ay dadalhin ulit sa atin ni Pastor Abner. Ito po ay kingdom service, grace not a race. Grace not a race. At sa panghuling linggo, ito po ay dadalhin ko muli sa May 30. At ang topic po ay kingdom service, serving like the greatest servant. So wag po kayong mawawala sa mga sa last two Sundays of May, kasi napakaganda po ng ating mga topics. I know God is always with us. So, ang topic po ngayon ay kingdom service through gifts, riches, stories, and personalities. Ang sabi po dyan, as servants of God, we were blessed with different gifts. Iba-iba ang mga gifts natin. Iba-iba ang riches natin. Iba-iba ang experiences natin. At iba-iba ang personalidad natin. It is our duty to use these blessings to know Him and make Him known. So yan po ang topic natin ngayong Sunday. At pag-uusapan po natin ngayon ay patungkol sa gifts, riches, experiences, and personalities. Ang sabi po ng Panginoon, lahat ng ito, duty natin or nakasalalay sa atin na ito ay gamitin natin. Itong mga blessings na ito gamitin natin para mailaganap ang Panginoong Jesus at makilala siya. Hindi lamang dito sa bansang Pilipinas, even outside of the country. So, unahin po natin ang mga gifts, mga kaloob sa atin. Ano ba itong mga kaloob sa atin? Ang sabi po dyan, what if everyone
had the same gift. Ano kaya ang mangyayari kung lahat ng kaloob pare-parehas? Tingnan po natin dito sa church. Diba, dito, ngayon, imagine natin itong nangyayari ngayon. Hindi po lahat tayo song leader. Isa lang ang song leader. May backup, pero isa lang. Kasi yun ang gift na ibinigay sa kanya. May nakita tayong dancers. Bakit may mga dancers tayo? Kasi yun din ang gift na ibinigay sa kanya. Mayroon tayong nagbibigay ng salita, gaya ko. Pwede ba akong mag-song leader? Pwede. Sinabi na, pwede. Pero, hindi ko alam kung alam ko naman ang Panginoon, pinakikinggan ang puso natin. Pero pag tungkol sa boses, hindi po ako sintunado. Pero hindi ako kasing husay ng song leader. Kaya po isa lang ang song leader. Di ba? Mayroon namang mga nagbibigay ng tithes. May nakaabang sa pinto, nagbubukas ng pinto. Yun po mga kaloob sa atin. Iba-iba po ang ating mga kaloob. Hindi lahat pwedeng magsalita dito sa unahan. May mga natatakot. Ay, ayoko. Natandaan ko si Pastora Ching noon. Oh, bigla na lang magsabi, oh, ikaw mag-opening prayer. Ay, kung baguhan ka. Diba? Nakaka-nervyos. Oh, diba? Ganun. Iba-iba po ang mga gifts na ibinigay sa atin. So, lahat tayo kailangan gamitin ang gift na yun. Kung ano man ang binigay sa'yo, iba man sa akin, iba man sa'yo, pero lahat ng ibinigay sa atin, kailangan nating gamitin. Ganyan po ang ibig sabihin ng gifts. Iba-iba. At dapat, God expects us to use our gifts. Dapat gagamitin natin. Imagine, ano kaya ang mangyayari kung napakaganda ng boses mo, pero ayaw mong kumanta dito sa unahan. Ang gusto mo lang, kumanta ka lang sa banyo. Diba? Sayang naman ang boses na yan kung hindi maririnig, kung hindi magagamit sa Panginoon. Ay sinong makikinig sa'yo sa loob ng banyo? Kung ay ayoko, pang banyo lang ang boses ko. Pero maganda ang iyong boses. So kung ano man ang binigay sa'yo, gamitin mo yan. Gamitin mo. Mahusay kang mag-dance, gamitin mo sa pag-dance. Iba-iba, sabi nga, iba-iba ang gifts, pero kailangan, God is expecting us to use our gifts. Ano po ang sabi sa Luke 12:48? From everyone who has been given much, much will be required. And to whom they entrusted much, of him they will ask all the more. So, kung ano man, ang gusto lang sabihin nito, kung ano ang ibinigay sa'yo, gamitin mo. Kung ano ang ibinigay sa'yo, dapat expected ng Panginoon na gagamitin mo yun para sa Kanya. Gagamitin mo yun para sa Kanya. Kasi po, di ba nakakasayang kung may mga talents tayo na nakatago, hindi nagagamit. Kung matibay kang kumanta, gamitin mo. Matibay ka sa math, di gamitin mo. Matibay ka sa accounting, di mag-accounting ka. Sabi ko kanina, sales less cost equals profit. Kasi mayroon ditong hindi marunong ng accounting. Di ba? Sales less cost equals profit. Ganoon po.
Kung marunong ka sa math, di mag-enroll ka sa math, mag-major ka sa math para makapag-contribute ka kung ano ang gift na ibinigay sa iyo. Di ba? Ako po, mahina ako sa math. Of all the subjects, kung bakit math ang mahina ako, hindi po bagsak. Pero talagang it takes time to digest. Pero may kaibigan po ako, ha, nag-iisip pa lang ako, tapos na siya. Kasi yun ang gift niya. So kung ano ang binigay sa iyong kaloob ng Diyos, gamitin mo. Gamitin mo. Sabi nga, there is joy and satisfaction in knowing that you are living as God made you to live. That you are taking the gifts that He gave you and using them for His purpose in your life. So, may kasiyahan sa puso natin na kung anuman ang ibigay ng Panginoon, gamitin natin. So, ang tanong ko ngayon, ano ba ang ibinigay na kaloob sa iyo ng Panginoon? Sige, isipin natin. Ano bang kaloob ang binigay sa akin ng Panginoon? Kanina po, may nakita ako, aba, may baguhan. Bata, kumakanta. Ay, pagdating ko po yun, ha? May kumakanta dito. Oh, hindi ko nasasabihin kung sino. Nakatingin dyan, nagkakanta. Maganda ang boses. Gamitin mo yan sa Panginoon. Matibay ka magsalita. So, gamitin mo. Di ba ang mga estudyante po, pagkatapos ng high school, di ba may mga tests tayong tinitake para malaman kung ano talaga ang course na para sa iyo sa college? Doon mo malalaman kung ano ang pwedeng kunin mong kurso. So, kung medyo matibay ka sa math, sasabihin sa iyo, sa entrance exam, even sa entrance exam, sasabihin sa iyo, ay dapat sa iyo ganitong course kasi matibay ka dito. Okay? Kaya, dapat alamin natin kung ano ang mga kaloob na ibinigay sa atin ng Panginoon. At yun ay dapat nating gamitin. Many compare themselves to others and become very self-critical if their gift doesn't seem as great as someone else. Sino po ang ganito na nakikita mo sa kaibigan mo, ay bakit siya ganyan? Parang siya lang ang biniyayaan ng Panginoon. Sasabihin niyo pa, nung ipanganak ako, ay hindi ako binigyan ng ganyan. Kasi, minsan, yung gift na ibinigay sa iba, yun din ang gusto mo. Pero hindi po, iba-iba ang mga kaloob natin. Huwag mo nang gayahin yung gift na ibinigay sa kanya ng Diyos. Kasi meron ding ibinigay sa iyo. Kaya yun din ang dapat mong gamitin. Kanina nagtanong ako, ano ba ang gift na binigay sa iyo ng Panginoon? Analyze nga natin. Ano ba ang gift meron ako? Hindi po pwedeng wala. Lahat tayo may gift. Lahat tayo meron. Pero ang kailangan, malaman mo kung ano ang kaloob na yon na galing sa Diyos. Kasi kung hindi mo alam, ay wala. Ang mangyayari sa'yo, magiging self-critical ka talaga. At anong mangyayari? O, yung iba, mas mahusay sa'yo, maiinggit ka. Kaya para huwag kang maingit, gamitin mo rin kung ano ang kaloob na ibinigay sa'yo ng Panginoon. May nakita ako noon eh.
May narinig ako, nakita ko mismo. Aba, nagsasalita sa unahan, nagbibigay ng word ng God, wala kahit anong guide. Sabi ko, aba, ito ha, ang tibay nito ha. Sabi ko, memorize niya. Wala talaga, walang note. Wala man lang guide. Pero po, ang kailangan lang, pagsikapan natin na ma-improve anuman na kaloob na ibinigay sa atin. Amen? Again, yung tanong ko, alam mo ba kung ano na ang kaloob na bigay sa iyo ng Panginoon? Ano ang gift na ibinigay sa iyo ng Panginoon? Dapat alam po natin para lalo nating ma-improve at lalong maging kagamit-gamit. Amen? So, yun po ay patungkol sa kaloob. Okay? Pangalawa po, riches or wealth. Kasi ano yung sabi natin kanina? Binigyan daw tayo ng iba't ibang gifts, iba't ibang riches, iba't ibang experiences, iba't ibang abilities. Pero lahat ng yon, iba-iba man yon, dapat gamitin natin para sa Panginoon. Ano ang dapat nating tandaan patungkol sa wealth or kayamanan, kaloob na bigay sa atin ng Panginoon? Tandaan po natin, pag sinabi nating riches, minsan palagi nating nai-relate ito sa money. So, ang pera po, tandaan natin, money is God's. Anong ibig sabihin? Mayaman ka? Sino po dito ang mga mayayaman? Wala. Mayayaman. Sa pera. Okay? Mayayaman. Pero, ito, ang sinasabi po dito, mayaman ka talaga in terms of financials. Sa pera talaga, mayaman ka. Pero, kung ikaw mayaman, tandaan mo, ang pera mo sa Panginoon yan. Diba? Ay hindi, pinaghirapan ko ito. Kahit na nga Linggo, hindi na ako nagsisimba. Makapagnegosyo lang. Tapos sasabihin mong, sa Diyos, sa akin yun, ako ang naghirap. Okay? Hello? Kaya kung may mga, kung mayroon po tayo dito na mas inuuna ang pera kesa sa Panginoon, mag-isip-isip po. Eh, hindi naman pala sa akin yun eh. Sa Panginoon naman. Pinaghirapan ko to. Huwag kang uutang sa akin. May nakita ko sa Facebook. O yung mga may utang sa akin, after election, magbayad na kayo. O ayan. Tandaan natin, ang pera natin, pinapadaan lang yun sa atin. Madadala nyo ba ang pera sa santo ninyo? Hindi naman, di ba? Pambakalote. Ay, karamihan sa atin, may mga lote na eh. Okay? Yung mga lote. Pagandahan ng mga lote. Di ba? May mga musuleyo. Hmm? Hindi mo naman madadala ang pera dyan. Hindi mo madadala ang pera. Dito lang yan sa lupa. Hindi naman tayo forever dito. Hindi naman tayo forever. Money is God's. Ang sabi po sa Psalm 24:1, the earth and everything in it, the world and its inhabitants belong to the Lord. Diba? Diba? The earth and everything in it.
ay kasama tayo sa everything in it. Hindi naman sa atin. The world and its inhabitants, oh, kasama na naman tayo doon. Belong to the Lord. Belong to the Lord. So, huwag masyadong ma-attach sa pera. Huwag masyadong ma-attach sa pera. Hindi naman pala sa akin yan eh. Pinahiram lang, kaya may mga titulo tayo ng bahay at lupa. Madadala ba? Dalhin mo yung titulo ng lupa. O sige. Pati nga, o may isa pa. Pag ikaw pala may singsing, may hikaw, may kwintas, pag ikaw inilibing, oh, bubuksan ang nitso, kukunin ang mga alahas mo. Oh, talagang, then mapuprove, wala tayong pag-aari. Tandaan natin, sabi dyan, money is to be managed. Anong ibig sabihin? Binigyan tayo ng Panginoon ng pera, dapat i-manage natin ng tama. I-manage natin ng tama. Kung alam lang natin, kung maunawaan natin na ang Panginoon ang may-ari ng lahat, makikita natin na oo nga, manager lang pala ako. So, pag sinabing money is to be managed, manager ka lang. Ang manager ba siya ang may-ari? Usually appointed lang siya o i-manage mo itong business kong ito. Manager ka lang, hindi mo yon sarili. Hindi mo yon sarili. Okay? Money is to be managed. Alam niyo po ang pag-set up ng trust fund. Sino po dito ang may mga trust fund? Hindi, may fund. Trust fund. Kasi po, ang tinuturo ko kasi ito sa tax. Sa isa pong trust fund, there are three parties. Trustor, trustee, beneficiary. Ang trustor, siya yung may pera. Okay? Ilalagay niya sa isang trust fund, sino ang magmamanage? Trustee. Para kanino? Para sa beneficiary. Okay? So kung ako, dahil mayaman ako, pwede akong kumuha ng trust fund para kay Jamay. Sige. Ilan kayang... 3 trillion. Okay? 3 trillion dollars. Okay? So, ako ang tawag sa akin, trustor. Pero, dahil si Jamay, sabi ko, ay hindi pa nito kayang magnegosyo. Hindi pa. Hindi pa. Kukuha ngayon ako ng trustee. Yung trustee, siya ang mag-aasikaso ng perang ibibigay ko sa kanya para later on, yung pera, tsaka yung tubo, and all the incomes there, ibibigay niya sa beneficiary. Ngayon, tayo mga trustees lamang dito sa mundo. Taga-manage lang tayo. Kaya huwag masyadong ma-attach sa pera. Ano ang sabi ng Panginoon? But seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be provided for you. Mas unahin daw natin ang pag-seek sa kingdom of God and His righteousness. Kasi ang lahat ng bagay na yon, kasali na ang pera, susunod na lang. Susunod na lang yon. Amen? So, huwag masyadong attached. Mayroon pa dito.
Oops. Sandali, ha? Mayroon kasi akong na-miss. Itong money is a means, never an end. Itong matalinghaga po ito. Anong ibig sabihin nito? Money is a means, never an end. Ibig sabihin, kung may pera tayo, kailangan gamitin natin. Gagamitin natin para maipalaganap ang salita ng Panginoon. It is not an end. Ibig sabihin, Lunes, Martes, hanggang Linggo, nagtatrabaho ka, makakuha ka lang ng pera. Pag nakakuha ka na ng pera, ano nang mangyayari? The end, sa akin na yun. Sa akin lang. Sa akin lang. Yan ang sinasabing, that is the end. Nagpapakahirap ka. So much na trabaho. Ang gabi, ginagawa mong araw, makakuha ka ng pera. Pag mayaman ka na, tapos na. Hindi mo ginamit sa mabuting bagay. Dapat, you should use your money to expand His kingdom. Again, manager lang po tayo. Manager lang tayo ng Panginoon. Manager lang. Oo nga. Sasabihin mo, ako naghanap buhay eh. Ako ang nagtrabaho. Ay kung hindi ka kaya binigyan ng means ng Panginoon para makapagtrabaho, kaya mo kaya? Hindi. Kung kahit na gaano ka kasipag, gaano ka, halimbawa, gaano ka very eager, kung hindi ka naman bibigyan ng trabaho ng Panginoon, wala rin. May negosyo ka, yes, may negosyo ka. Kung hindi ka naman bibigyan ng mga mamimili, wala rin. Kaya, Panginoon pa rin. Do not depend so much on wealth. Kasi ano yung sinabi natin kanina? But seek first His kingdom and His righteousness and all these things will be provided for you. Ipo-provide ng, makikita ka ng Panginoon na ganyan ka eh. You are seeking His kingdom and His righteousness. Hindi ka bibigyan ng Panginoon. Hindi ganyan siya. Hindi ganyan ang Diyos natin. Ano pa? Pagtungkol sa pananalapi, we are expected to be generous and ready to share. Oh, share naman dyan. Yung mga nakakuha ng 1,000. Share naman. Share naman. May mga kaibigan po ako eh. 1,500 dito, 1,500 doon. Balingbing. Oo. Sinong ibuboto mo? Ay kung sino ang maisulat nitong ballpen ko. Oh. Kaibigan ko yon, nagbibiroan kami. Sabi ko, share naman. Ay wala na, binili ko na ng grocery. O di sige. Pero ako po, bakit kaya hanggang ngayon, kahit piso, wala pa akong nakukuha. Bakit ang ganyan? Wala akong maisishare. Okay? We are expected to be generous and ready to share. Kung meron ka, mag-share ka naman. Huwag mong lahat lang papunta sa bulsa mo. Kahit na pinaghirapan mo pa yan. Ano po ang sabi sa Proverbs 11, 24 to 28? Ang sabi po dyan, the one who scatters and yet increases all the more. There is one who scatters and yet increases all the more. And there is one who withholds what is justly due and yet it results only in want. So, kung sino ang nagbibigay, naghahasik. So,
bumabalik. Pero there is one who withholds, yun, kinukuha lang, and yet it results only in want. Diba? Mas gusto mo pa. The generous man will be prosperous, and he who waters will himself be watered. Kung sino ang nagbibigay, babalik yan. Kung sino daw nag-water, will be watered. Ibig sabihin, babalik ang biyaya sa'yo. He who withholds grain, the people will curse him, but blessing will be on the head of him who sells it. He who diligently seeks good, seeks favor, but he who seeks evil, evil will come to him. He who trusts in his riches will fall, but the righteous will flourish like the green leaf. Tandaan nindo. And last, he who trusts in his riches will fall. Panginoon po ang nagsulat. But the righteous will flourish like the green leaf. Magfo-flourish siya, dadami, yayabong. Ganyan po. So, kung sino dyan ang mga medyo naman nakakarangya, mag-share naman. Kung pinalad ka ngayong linggo, marami ang nakuha mong pera, marami ang pinagtrabahuhan mo, marami ang biyaya mo, paglagay naman dito ng B2B, may building na, oh, drawing, share naman. That is for God's kingdom. Kasi yung sinasabi dito, pag ikaw, withhold lang ng withhold, walang mangyayari. Wala. Pero yung one who waters will be watered. So, kung sino ang nagbibigay sa nangangailangan, babalik sa'yo. Hindi man siguro yung binigyan mo, pero gagamit ang Panginoon ng ibang tao para ikaw naman bumalik sa'yo. Diba? Ganyan lang ang buhay. Ganyan. Sabi naman sa 1 Timothy 6:17 to 19. Ang sabi po diyan, instruct those who are rich in this present world not to be conceited or to fix their hope on the uncertainty of riches. Sigurado ba kayo na pag mayaman kayo hanggang mamatay kayo, mayaman kayo? Hindi. 2008, nagbo-boom ang aking negosyo. Aba, maganda. Di, uwi kami, tulog. Patapos, may magring na. Huy, gising na, anong ginagawa mo? Sabi ko, natutulog. Punta ka na dito sa sentro, nasusunog na ang market. Nangyari po yan. So, fix their hope on the uncertainty of riches. Sabi ko, ang dami kong mga bulto, ang dami kong paninda. May pera ako doon, may TV ako sa tindahan, may dalawa akong titulo sa tindahan. Anong nangyari? Naging abo. Kaya po masasabi natin, there is uncertainty in riches. Mayaman na mayaman ka nga. Pero, hindi mo alam ang mangyayari bukas. Patay na si Fanny Serrano. Mayaman? Yes. Pero, wala. Ngayon lang. Hindi mo alam ang mangyayari bukas. But on God, who richly supplies us with all things to enjoy. Instruct them to do good, to be rich in good works, to be generous and ready to share, storing up for themselves the treasure of a good foundation for the future, so that they may take hold of that which is life
indeed. Ibig sabihin lang, wag tayong masyadong, wag tayong masyadong nakadepend sa mga savings natin sa bangko. Wag tayong mag-depend masyado sa mga hawak na pera natin. Sabi ko nga, ang dami kong paninda. Natutulog lang ako kinabukasan, wala na. As in zero. Di ba? And matagal po ang pagbangon. Matagal na matagal. Magsisimula ka zero. Wala kang tindahan. Wala kang puhunan. Mahirap. There is uncertainty. At patungkol pa rin sa riches, we should be fair in our dealings with others. Dapat fair tayo, ha? Fair. Ibig sabihin, kahit na mayaman ka, ang ugali mo dapat hindi magbago. Mahirap ka, maganda ang ugali mo. Ang sabi sa amin sa baryo, nakagurugantad ka sana, akala mo kung si Isay ka na. O Bicol yun. Yung mga hindi nakakaintindi ng mga nagurugantad ka sana, akala mo kung si Isay ka na, hindi maganda. You should be fair. May pera ako eh. Pahiram talaga, may sikat ang anak ko. O, di sige. 10% yan, 3 days lang. Oo. Anong gagawin ng tao? Nasa hospital ang anak niya. Siyempre, sige na po. Sige na. 10%, 3 days. Sa mga utang pala, ito alam ko po ito, may regular loan na babayaran mo ng 2 months. Tapos may emergency loan. Yun bang sinabi kong emergency na may sakit yung anak mo? Ganun. Mataas pala ang porsyento. Mas mataas ang porsyento. Emergency nga eh. May anak ka na hospital. Wala ka talagang mahihiraman. Lalapit sa'yo. Ikaw may pera ka. Nakalagay lang sa wallet mo. Nakalagay sa bangko. Sige, 10% ha, 3 days. We should be fair in our dealings with others. Lumuhod ka muna sa akin. Wala naman sigurong gumagawa sa atin ng ganyan. Pero ibig ko namang sabihin na be fair in our dealings with others. Pinahiram ka naman. Wala nang ang tubo. Ikaw naman na pinahiram, kung pwede, magbayad ka rin. Hindi yung pinahiram ka na, nakalimutan mo na. Hindi naman fair yun. Pinahiram ka na, wala nang tubo. Basta bayaran mo, pambayad ko ito sa kuryente. Hiniram mo, nakalimutan mo na, sinisingil ka, ikaw pa ang galit. Yun naman ang hindi naman fair. Hindi naman tama. Kaya nga ang sabi dyan sa Proverbs 3:27-28. Do not withhold good from those to whom it is due. Okay? Do not withhold. Huwag mong, kung kailangan ibigay, di ibigay mo. When it is in your power to do it. Do not say to your neighbor, go and come back, and tomorrow I will give it, when you have it with you. Sabi po yan sa Proverbs 3, kung meron ka rin lang, may humiram sa'yo ng pera at walang pagkain ngayong gabi, bigyan mo naman. Huwag mo nang sabihin, sige, bumalik ka bukas. Wala nga kakainin ngayong gabi. Ba't bukas pa pababalikin? So, kung may pera ka, bigay mo na. Bigyan mo na. Do not withhold. If you have it now, wala akong pera. Pero may pera yan sa wallet. O di naging sinungaling ka pa. And liars go to hell. Di ba? Liars go to hell. Kung may pera ka, may pera ka. Huwag mong sasabihin na walang pera. Pwede bang umutang? Pambili lang ng
ng bigas, magkano? 20 pesos lang. Ay, wala akong 20. Bukas ka na. Okay? Bukas na. Kung may pera ka, bigyan mo na. At lalo na po, pagtungkol sa pagkain naman, may mga anak na maliliit, tulungan na. Nakakaawa, kailangan din. So that is about money. Una, gifts, mga kaloob, iba-iba. Pangalawa, riches. Ang iba sa atin, mayaman, pero may mas mayaman. Pero mayaman ka o mas marami kang yaman o kakaunti ang yaman mo, you should be fair. You should use your money as a means, not an end. Tiningnan ko pati ang money is a means, not an end. Tiningnan ko talaga, sabi ko, anong ibig sabihin nito? Yun pala. Use your money as a means, not an end. Pangatlo po, ano yung pangatlo? Experience or testimonies. Okay? Iba-iba ang mga experiences natin. Sabi po dyan, Jesus wants all of His followers not only remember and understand about His teaching, but also have a fresh and meaningful experience with Him. Kung wala kang story, hindi mo na experience si God. Diba? Kasi kailangan may story ka. Ano ang may sasabi mo sa kaibigan mo about sa Panginoon kung ikaw mismo hindi mo siya na-experience? Ay pumunta daw kami sa kung saang lugar. Ay talagang maganda, ganyan. Pero wala ka malang nasabi, uy may na-meet ako doon. May na-meet ako sa sasakyan. Umiiyak. Oh. Siniran ko. May experience ka. May story ka. Pero kung wala. Hanggang tagapakinig ka na lang ng mga istorya nila. Kasi hindi mo na experience si God. Di ba? Just after election, nakikita ko sa Facebook, may mga umiiyak. May mga tulala. Bakit tulala? Bakit umiiyak? Kasi naka-experience sila. Di ba? Magra-rally, alas 7 ng gabi, alas 7 ng umaga, nandiyan ka na. Oh, siyempre, naka-experience ka. Ay kung wala kang experience, natutulog ka lang palagi sa bahay. O kahit sino dyan ang manalo, o di sige, nanalo. Walang experience eh. Ang sabi po dyan, unless we have a personal experience with God, our Christianity will remain plain and even boring. Kung wala kang experience sa God, anong mangyayari? Boring. Plain. Tiningnan ko pa ang meaning ng plain, ha? Kasi kung plain, baka sabi ko P-L-A-I-N. Hindi, talagang plain. Talagang plain. Yung bang plain, parang isang ganyan ka lang, lahat lang, paganyan, o wala man lamang yung parang sa heartbeat natin na, wala, lahat lang. Kaya nga, boring. Wala ka man lamang na personal experience kasi. Wala kang masasabi. Halimbawa, ito story naman, kaibigan ko ito. Nakapag-minister siya sa mga babaeng iniiwan ng asawa
Kasi na-experience niya. Ay, kung ikaw naman, very good lang ang buhay mo. Pag may nag-storage sa'yo na, huy, iniwan ako ng asawa ko, may kabit, ganyan, ganyan, ganyan. Wala kang masasabi. Ay, pero dahil na-experience niya yun, alam niya ang sasabihin. Kasi pinagdaanan niya. Pinagdaanan niya. So, ganun. Alam niyo po, experiencing God will strengthen our faith. Pag na-experience mo talaga ang Panginoon, mai-strengthen ang faith natin. Our hope, even our love for God. Pag na-experience mo siya. Kasi, na-feel mo, pinagdaanan mo, talagang tumago sa puso mo, yun. Ang sabi nga po dyan, sa 1 Corinthians 15:58, therefore, my dear brothers and sisters, stand firm. Let nothing move you. Always give yourselves fully to the work of the Lord, because you know that your labor in the Lord is not in vain. Is not in vain. Pag ikaw naglabor ka, you labor in the Lord, mai-experience mo ang presence ng Panginoon. Mai-experience mo. Pero, kung ikaw, halimbawa, attend tayo ng cell group. Sige, attend tayo ng cell group. Saan? Doon. Sa panikwasong. Ay, ayoko. Malayo. Attend tayo ng prayer meeting. Saan? Diyan sa church. Ay, uulan. Huwag na. Uulan eh. Sige, magsimba na lang tayo. Ay, parang inuubo ako. Huwag na. Anong mangyayari? Hindi natin mai-experience ang Panginoon. Kaya kung palagi tayong no, wala talaga no. Eh, no nga eh. No. Kung lahat ng invitation ang sabi sa atin, ang sabi natin, no, wala, hanggang diyan ka na lang. Talaga, your life will be boring. O sino dito ang mga boring ang buhay? Wala naman siguro. Ano? Lalo na itong mga kabataan, hindi boring ang buhay nyo. Sabi lang ng mga kabataan, ay boring, walang face to face. Huwag kayong mag-alala. Next semester, next year, hindi na online, hindi na module. Mag-face to face na kayo. Makikita nyo na yung mga friends nyo. Hindi na boring. Pero pag nakita nyo ang mga friends nyo, wala man lamang kayong nasabi patungkol sa Diyos, boring pa rin. Mga kabataan ha, boring pa rin. So let our lives be not boring. Walang boring. Alam niyo po, sa mga disciples ni Jesus, sino ang naka-experience ng presence ni Jesus? Di ba meron siyang palaging kasama? Si Peter, si James, and John. Palagi niyang kasama yun. Kasama niya. Di ba? Kasama niya nung yung patay na anak ni Jairus, yung synagogue ruler, binuhay niya. Nandoon yung tatlo. Kasama, tatlo. Ano pa? Nung magsabi si Jesus about end times, kasama na naman yung tatlo. Kasama. At kahit na yung nasa Gethsemane si Jesus, sino ang kasama niya? Yung tatlo. So siguro, palaging nasa buntok niya, sama ako.
Pagpunta doon, kasunod naman. Diba? Diba? Mas ma-feel nila yung presence ni Lord. Kasi palaging na-i-experience nila ang Panginoon. Alam niyo yung Samaritan woman? Oh, yung Samaritan woman doon sa well, sa balon. Oh, na-experience niya si Jesus. Nung ma-experience niya si Jesus, naging marites. Di ba? Anong nangyari? Uy, ikinalat. Ikinalat niya talaga sa Samaria. Uy, nakita niyo, ito si Jesus talaga ganyan ang sabi sa akin. Hindi ko daw asawa yung asawa ko. Di ba? So, anong nangyari? Maraming na-convert dahil doon nang ma-experience ng Samaritan woman si Jesus. Si Zacchaeus, kilala nyo? Zacchaeus? Sino si Zacchaeus? Medyo mababa siyang tao. Ah, parehas ko. Diba, dadaan si Jesus? Hindi niya makita kasi mataas yung mga tao sa unahan niya. Anong ginawa niya? Umakyat sa kahoy. Diba? Ay kung ito naman si Jesus, tawagin pa, hoy, Zacchaeus, baba dyan. Pupunta ako sa bahay mo. Diba? Na-experience ngayon ni Zacchaeus kung sino ang Panginoon. At ano pa ang nangyari pag na-experience, nang ma-experience niya ang Panginoong Jesus? Ang sabi niya, Panginoon, isusuli ko po, kung ako man, dahil mandaraya ako, isusuli ko ang kalahati. At kung sino man ang mga dinaya ko, ibabalik ko 4 times. Oh, anong nangyari? Dahil na-experience niya ang Panginoon, may pagbabago. Di ba? Ganyan din sana tayo. Ganyan tayo. Kaya lang, minsan hindi natin ma-experience kasi, yun nga, our life is boring. Boring. Huwag nang boring ang buhay natin. Next, personalities. So, ang sabi po, iba-iba ang gifts na ibinigay sa atin. Iba-iba ang riches na ibinigay sa atin. Iba-iba ang mga experiences natin sa Panginoon. At iba-iba rin ang mga personalidad natin. Our personalities are different. Iba-iba. Sino dito ang may kaparehas na ugali sa katabi niyo? Ay, naging mag-asawa ngayon kami kasi, ano, parehas talaga ang ugali namin. Ah. Pero hindi kayo parehas. Magtatagal, mag-aaway din kayo. O, di ba? Talagang, kahit na nga identical twins, may kambal ako, iba. Di ba? Yung isa, mami, anong gusto mo? Yung isa naman, mami, may sukling ganito sa akin, ha? Di ba iba? Talagang iba. Walang bira yung magkaparehas. Sabi nga dyan, nasa sinapupunan pa man daw tayo ng ating ina, may personalities na tayong iba-iba. Iba-iba tayo. Kaya, siguro, may magkakaparehas pero hindi lahat. So, ngayon po, iba-iba ang personalities natin. Tingnan natin itong mga personalities na ito. Medyo maging, ano tayo ngayon, maging psychologist. Ito yung mga different personalities. 3 or 4 yata. Isang personality ay outgoing. Iba naman siya eh. Sino dito sa inyo ang outgoing? Diba? Iba-iba talaga ang personalities natin. Iba-iba yan.
Pag sinabi mong outgoing, anong gusto mong sabihin? Ay, talagang undigo ka. Undigo. O, sino dito ang pagpasok sa church, pagdating, mahalata mo ang outgoing at hindi? Kasi yung outgoing, pagpasok pa lang, hoy, ay, nandiyan ka pala, halika, halika, ganyan. Ang dami ng istorya. Yung isa naman, papasok, uupo doon pa sa pinakadulo, nakaganyan lang. May tumabi. Hello? Hello. Yan. Iba-iba. Iba-iba. Iba-iba ang mga personalidad natin. Ang iba gusto nila yung parating maraming tao. Pero may mga iba naman na ang gusto nila, they want to be alone by themselves. Doon naman sila doon naman sila masaya. Pero kahit na outgoing ka or shy ka, pero hindi ibig sabihin ng shy na ang shy, may mga kaibigan din siya. May mga kaibigan din. Pero hindi kasing daldal ng outgoing. Medyo madaldal ang outgoing eh. Makikita mo, star of the party na. Hmm? Siya na, star of the party. May naalala tuloy ako, panel interview. Panel interview. Panel ang interviewers, panel ang interviewees. Oh. Di, isa-isa tinatanong, can you tell me about yourself? Oh, ganun. Di ba ganun sa interview? Pero nung matagal na ang interview, isa na lang ang nagsasalita. Sagot ng sagot sa interviewers. Yun talaga. Siya na ang star. Oh, nakuha naman sa trabaho kasi star. Di ba? Outgoing versus shy. Wala na. Ano sa tingin nyo kay ano? Anong tingin nyo kay Peter? Si Pedro, alagad ni Jesus. Outgoing or shy? Ah. Si Pedro, yung disipulo ni Jesus na naglalakad lang sa tubig si Jesus, Panginoon, ako rin! Oh, ganoon, di ba? Ako rin! Tapos nung makita niya sa shore si Jesus, lumukso na, papunta na kaagad kay Jesus. Di ba? Nung hinuhuli si Jesus, anong ginawa niya? Oops! Kunin niya, tinaga na yung... Yan. Diyan si Pedro. Gamitin natin ang mga personalities na yan. Either we are outgoing or shy to spread the word of God. Kasi kahit na outgoing ka, gagamitin ka ng Panginoon. Kahit shy ka, gagamitin ka rin ng Panginoon. Pangalawa, task-oriented versus people-oriented. Ay, alam ko na ang story dito. Si Mary and Martha, di ba? Oh. Si Martha, task-oriented. May masama ba sa ginagawa ni Martha? Wala. Kasi gumagawa siya, nagluluto siya para maipakain kay Jesus. Walang masama. Task-oriented siya. Kailangan matapos na ito para baka gutom na ang Panginoon. Kailangan pagsilbihan ko na. Oh, si Mary naman, ay, gusto niya katabi niya lang doon. Oh, sige, pakinig. Iba ang task-oriented sa people-oriented. Pag sinabi mong task-oriented, bigyan mo yan ng trabaho. Tatapusin. Huwag kang ang malikot dyan. Huwag kang tanong ng tanong at tinatapos ko ito. Ganyan ang task-oriented. Pero ang people-oriented naman, matatapos natin yan. Pag-usapan muna natin ito kung paano ganyan. Ganyan ang people-oriented. Again, kahit na task-oriented ka or people-oriented ka, gamitin mo yon sa Panginoon.
Luke 10:38, ay, alam na natin itong story na ito, si Martha at si Mary. The task-oriented and the people-oriented sisters. Pero anong sabi ng Panginoon? Anong sabi ng Panginoon kay Martha? Mary has chosen what is better and it will not be taken away from her. Ibig sabihin, kahit na task-oriented ka, gagamitin ka. Si Mary naman, people-oriented siya, pero gagamitin din siya ng Panginoon. At ang panghuli, variety versus routine. Sino dito ang gusto ng mga new challenges? O yan, ang tawag dyan, variety people. Gusto niya something different today. Kailangan may mangyari ngayong iba, ngayong araw. Kailangan marinig ko ang patungkol sa Panginoon. Yung pinag-preach ngayon, kailangan ma-share ko naman, iba naman noong linggo. Ganyan ang variety. They want new challenges. They want to do something different. Pero pag sinabi naman na routine, anong ibig sabihin? Same thing every day. Sige. Every day. So, magkaiba din yun. Magkaiba. Ang iba ayaw ng change. Ayaw ng change. Kasi, ano, di ba, if there is a change, nakakatakot minsan. Pero if you are a variety person, gusto mo talaga na may diversity sa buhay mo. Yung iba naman, nabubore ka pag palagi na lang ganyan. Umaga, kakain, maliligo, tapos matutulog na naman, ganyan. Oh, sunod na naman na umaga, ganyan din ang gagawin mo, ganyan din ang gagawin mo. Pero ang variety person, gusto niya iba ngayon, iba naman bukas. Iba ngayon, iba naman bukas. Example, si Pablo, ano ba siya? Variety or routine? Si Paul, si dating Saul, variety or routine? Makikita natin si Pablo, he is a variety person. Bakit? Gusto niya, ngayon, nandito ako sa Rome. Bukas, pupunta naman ako sa ganitong lugar. Sunod, dito na naman ako. Gusto ko mga Gentiles naman. Gusto ko mga, ang kausap ko, mga iba naman. Ganyan siya. Naging missionary siya sa mga Gentiles. Punta siya sa isang town, from town to town. Okay lang, sige lang siya. Pero tandaan natin, be who God has created you to be. Ginawa ka ng Panginoon na ganyan. Mag-iba. Be who God has created you to be. Kung ano kanya ginawa. And serve God in the way He has shaped you to serve. So, kahit na anong klase ang personality mo, hayaan mong gamitin ka ng Panginoon. Gamitin ka ng Diyos. Don't make them fit your mold because it is the way God made them. Bakit ang mag-asawa naghihiwalay? Kasi iba ang personality. Eh, ganito nga ang gusto ko. Gusto ko dito lang ako sa bahay. Ikaw, gusto mo naman mag-travel ng mag-travel. Ayaw ko nga. Ah, di ba? Personalities. Ay gusto ko nga kape na walang asukal. Ay gusto naman ng asawa ko kape na may cream na, may asukal pa. Marami pa, matamis pa. So, magkaiba talaga. Iba-iba. Pero ang sabi po dito, ano? Be who God has created you to be. So, kung sino ka, dahil ginawa ka ng Diyos na ganyan, di ganyan ka.
Be who you are and serve God in the way He has shaped you to be. Ano man ang personality mo, dahil ganyan ka ginawa ng Diyos, gamitin mo yon para magsilbi ka sa ayon sa iyong personality. Di ba? Wag mong ano, kasi minsan, bakit ka kasi ganyan? Mahilig tayo, bakit ka ganyan? Ba't hindi ka gumaya sa akin? Ay, iba nga siya. Iba nga. Kaya ang sabi dyan, be who God has created you to be. Okay? Kung outgoing siya, di outgoing. Ay kung shy ka, di shy ka. Pero kahit na anong personality na yon, pwede kang gamitin ng Diyos. Conclusion. Sabi po dyan. As members of Christ's body, each of us is gifted. Lahat tayo may iba't ibang kaloob. Unique, hindi magkapare-parehas. And needed in the church. Hindi nga tayo magkaparehas, pero kailangan tayo. As we allow God to work in, work with, and work through us, He will make all of us useful. Kaya ang tanong ko, maging sino ka man, ginagamit ka ba ng Panginoon? O nagpapagamit ka ba sa Panginoon? Maging sino ka man, He will make all of us useful. No need to compare our gifts, our riches, our experiences, and abilities with anyone else or try to trade with them. So, wag mo nang i-compare ang sarili mo sa iba. Ay, ganyan siya eh. Ikaw, ganyan ka eh. Pero, ang sabi dyan, He will make all of us useful. Gagamitin tayo lahat. So, if we will be just available to Him, we will be amazed at what He can do with us. And He can create what He will work through us for the good of everyone. So, iba-iba man ang mga gifts natin. Iba-iba man ang mga personalities natin. Ang mga experiences natin, iba-iba yan. Iba-iba man ang kalagayan natin financially. Pero God will use all of us. So, magpagamit po tayo sa Panginoon. And let us pray. Yes, God. Salamat po, O Diyos. Ipinakita mo ngayon, Panginoon, kung sino kami. Ano ang mga kaloob na ibinigay mo sa akin na hindi ibinigay sa kanila? At kung ano ang mga ibinigay mo sa kanila na wala sa akin? We are different from each other. Pero God, even in those differences, we are useful in your kingdom. Magiging kagamit-gamit kami. Anuman ang personality namin, anuman ang kaloob namin, anuman ang mga experiences namin, anuman ang mga kalagayan namin, You will use us, God. And we pray that You continue to use us. Kasi wala sa amin na hindi mo gagamitin kasi mga anak mo kami. Maraming salamat, Ama, sa lahat ng mga ibinigay mo sa amin. Magkaiba-iba man kami, pero Ikaw pa rin ang aming nag-iisang Diyos na pinagsisilbihan namin.
Thank you so much, God, for the gifts, abilities, personalities, and wealth. Sa'yo yun galing lahat. And use them in our lives. Salamat po. Ito ang dalangin namin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.